Hello mga boss! Welcome uli sa ating channel. Part 2 na po ng mga importanteng civil engineering abbreviations ang pag-uusapan natin sa video natin ito mga boss. Kaya lang sana po yung hindi pa nakapanood ng video na part 1, no? Sana po panoorin nyo, no? At panoorin nyo po sana, no, magmula sa umpisa hanggang sa dulo itong video ito, kasi napaka-importante po na matutunan ang mga civil engineering abbreviation na yan, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no? Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang unang civil engineering abbreviations na pag-uusapan natin mga boss, no, itong FOC, no? Factor of Safety. Ayan po ang ibig sabihin ng FOC, no? Ang susunod, yung FL, floor level naman, no? Ang susunod, yung GL, ground level naman. Yun namang MEP, ang ibig sabihin niyan is Mechanical Electrical Plumbing. Ang susunod na abbreviation, yung TB, tie beam. Ayan nyo, sa mga structural drawing, no? Yung PSF, pound per square foot naman, no? Ang susunod yung PL, plinth level, ang ibig sabihin, no? Ang susunod yung kg, siyempre yung bigat yan, kilogram. Pagdating sa mga timbang, importante yung kg, no? Ang iba pang abbreviation na importante, no, na dapat nating malaman sa civil engineering, yung PPE, importante rin ito, personal protective equipment naman, no? Yung PERT sa scheduling ito, Program Evaluation and Review Technique. Yung CRW, Concrete Retaining Wall. Ayan, no? Yun namang N, siyempre, Newton. Ayan, no? Sa design yan. Tapos yung M, sa pagsusukat yan, meter, no? Ang madalas nating gamitin. Yung OGL naman, Original Ground Level naman, no? Meron ding TOB, top of beam, ang ibig sabihin yan. Yun namang WO, work order. Tapos yung BM, benchmark, ang ibig sabihin, no? Ayun yung ibang civil engineering abbreviation mga boss, no, na importanteng malaman natin. Okay, punta po tayo sa susunod na topic pa. Ang iba pang mga abbreviations na pag-uusapan natin mga boss, no? Ito pa yon, MPa, megapascal. Pagkatapos yung OFL, ang ibig sabihin niyan is ordinary flow level. Yung OMC, ang ibig sabihin niyan is optimum moisture content. Ang PCP, ang ibig sabihin niyan is precast concrete pile. Ang susunod, yun namang PCV, pressure control valve naman. Yung PI, ang ibig sabihin niyan is plasticity index. Ang susunod naman is PIU, project implementation unit, no? Ang iba pa na abbreviation na dapat nating malaman, no? Mga importante ito, PPP, public private partnership. Ang susunod, PPR, preliminary project report naman, no? Yung RIDF, Rural Infrastructure Development Fund, no? RMC, reverse mud circulation. Yun namang ROB, railway overbridge. Yun namang DPC, dump proof course. Ang susunod yung GP naman, no? Ground plane. Ang susunod yung HP, horizontal plane naman, no? Yung VP, vertical plane. Okay, ayun lang mga boss, no, yung ibang mga abbreviation na importante sa civil engineering na dapat nyong malaman. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell.
Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.